sige na, sumama na maayos pa rin. Napapaya ka lang dito. Hindi na nakapalad ang lalaking ito ng pusasan at arestuhin ng mga pulis sa entrapment operation kagabi sa kanto ng Quezon Boulevard at Recto Avenue sa Maynila. Sa bilangguan na nito, sinalubong ang kanyang kaarawan dahil sa sumbong sa extortion ng kanyang dating kasintahan. Kwento ng biktima, nito lamang Marso na makipaghiwalay siya sa suspect. 3 taon daw na tumagal ang kanilang on and off na relasyon. Pero hindi na raw niya kaya pang tiisin ang panalakit, pagmura at mamasakit na salita ng suspect. Sa mga text message na ito at email, paulit-ulit na nagbanta ang suspect na guguluhin niya ang biktima kung hindi ito papayag na makipagtalik sa kanya. Pati raw social media account ng biktima, hinak ng suspect at nagpo-post pa ito ng mga mapanirang mensahe. Nagbanta pa raw ang suspect na isa sa publiko ang mga hubad na larawan ng biktima kung hindi ito makikipagkita sa kanya. Gumawa pa umuna ang suspect ng mga social media account gamit ang pangalan ng biktima. Malaki na pong na-damage na talaga sa buhay ko, lalo na yung dignidad ko. Wala na akong mukhang ihaharap dahil sa ginawa niya. Nakakahiya siya. Pero wala siya sa tamang pag-iisip. Ayon sa biktima, determinado siyang ituloy ang kaso laban sa dating kasintahan, lalo't pati pamilya niya, idinadamay na rin daw ng suspect sa pagbabanta. Sa mga katulad kong sinasaktan ng partner nila, please lang, huwag kayong matakot. Basta nasa katwiran kayo, paglaban nyo yan. Kasi lalong lalala yan eh. Hindi yan magtitinaw yung taong yan hanggat hindi nyo ipapatikim sa kanya yung hinahanap niya. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect. Inihanda na ng pulisya ang kaso laban sa kanya. Bali po, may isasampa po namin sa kanya, no? Grave threats po, tsaka yung bawsi po, yung violence against women po. And children, RA 926 to po. Cecil Villarosa, Nakatutok, 24 Horas.